Are you serious? Magandang umaga sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay ng ating channel at naway nasa mabuti kayong kalagayan maging sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Good morning sa inyo. Ngayong umaga atin pong itatakel ang tungkol sa performance o type ng mga batteries na dapat natin gamitin. Unang-una, unting preview lang po tayo sa unang episode natin na solar panel, inverter, charge controller. Makikita natin yung solar panel. Mga amigos, ito yung tinatawag na off-grid setup. So, meron tayong solar, meron tayong inverter, meron tayong charge controller, meron tayong battery. Ganito lang ka simple mga amigos at nakikita nyo na pula at saka itim. So, positive, negative po. Dito sa solar, meron tayong DC output papunta dito sa input ng charge controller. At ito naman yung battery output papunta namang input ng charge controller. Tapos itong output ng DC, papunta naman ng DC light. So, pwede tayong rumikta dito sa charge controller papuntang load natin na DC lang. So, kailangan mayroon tayong DC load like DC light and electric fan na DC siya. So, meaning direct current. At kung gusto naman natin gagamit ng inverter, meron tayong negative positive na mayroong input sa inverter na DC. Pag labas niyan, magiging accurate current na yan. So, papunta naman sa mga load natin like electric fan, like laptop, TV, yan yun. Ganun din dito yung setup na yan. Ito, kunting preview lang po doon sa natin unang tinatakel. Dahil tapos na rin natin itakel yung solar, tapos itong inverter at saka yung charge controller. So, baga sa papapyaw lang ang mga dito. Ngayon, pupuntahan natin yung pangalawang mga klase ng batteries. So, kung saan na pwede at hindi pwede yung pagdating ng pag-install ng isang solar system. At meron din itong mga specification ang bawat isa nito. So, dito sa screen na makikita niyo mga amigo, itong nauna, itong Motolite na ito, ito yung tinatawag na plated lead acid. Itong pangalawa naman, itong NPPC, bali sample lang natin to, ito yung tinatawag naman na EGM or tinatawag na absorbed glass mat. So, ito namang pangatlo, itong UV, makikita mo, gel type naman siya. So, yun yung tatlong types ng battery. So, mahalaga ito lalo na sa setup natin ng off-grid or hybrid solar installation. So, papakita na natin yung solar battery, yung tatlo na magkakaiba yung gamit nito. So, itong bawat isa na to, itatakil din natin yan mamaya kung ano ba talaga ang kapasidad ng bawat battery na to. Ito muna tayo pupunta sa battery and connection. So, ngayon guys, mapapansin nyo, meron tayong dalawang connections. Series, ito series, solar panel, series connection. Meron din tayong solar panel, parallel connection. So, ano nga ba ang pagkakaiba nitong dalawa? So, unahin natin yung series connection. So, kapag ang series connection ang gagamitin natin, mas mababa ang wire gauge na gagamitin natin or kable na pwede natin gamitin. Let's say 14 EWG or American wire gauge. Tapos ang gagamitin natin dito, kung pagbabasihan natin yung 14 EW wire gauge, ang magagamit natin ito, mas mababa din yung circuit breaker. So,
So, gagamit tayo ng let's say 40 amperes ang pinaka-main natin. Kasi mababa ang wire na ginagamit. Hindi katulad ng sa solar panel parallel connection, ang gagamitin dito mas malaking wire. Mas mataas ang amperahe na gagamitin natin pagdating sa circuit breaker. So, yun yung pinagkaiba sa dalawa na to, series at saka parallel. So, dito sa series naman, nakalagay dito in series system voltage are added and current are the same. So, ibig sabihin, ang voltahe, yung sistema ng voltahe ay madadagdagan pero yung kuryente pareho lang din. So, ganun din dito sa vice versa. Ganun din dito sa parallel connection. Mapapansin dito na parallel system, current are added and voltage are the same. So, ibig sabihin dito, madadagdagan ng kuryente, pero yung voltahe naman, pareho lang din. So, kapag binaligtad mo yan, ganun din ang kinalalabasan yan. So, mayroon silang disadvantage at saka mayroon din ang advantage dito sa dalawang connection na to. So, dito sa parallel, gagamit tayo ng mataas na kable, 12, gagamit tayo ng mga 60 ampere na circuit breaker. So, ang circuit breaker naman hanggat maaari gumamit tayo ng mataas lagi. Series man o parallel lang magiging connection natin, kung talagang gusto nating magdagdag sa load natin sa bahay, mas mainam na gumamit na tayo ng circuit breaker na mas mataas na amperahe. Ngayon, pagdating dun sa mga outlet natin na sa bawat outlet natin, mga 10 amperes o 20 amps dito sa series. So, pag parallel naman, kung mataas yung amperahe sa circuit breaker ang gagamitin natin sa parallel, mas mainam din na mataas na rin yung gagamitin natin na amperes doon sa mga outlet natin na ikakabit natin sa bawat kung saan man nakalagay yung ating mga load. So, ngayon medyo maliwanag na dito sa sa dalawang connection natin, series at saka parallel. Ngayon, dito naman tayo sa pang-apat. Dito, guys, meron tayong dalawang types ng battery. Alinman sa dalawa ang pwede natin gamitin sa off-grid and hybrid inverter na nagre-required ng battery. So, ang dalawang klaseng battery na ito, magiging backup lang ito. Kung sakaling mawala man si araw at umulan, bumagyo man, meron tayong naka-reserve na power. At pwedeng gamitin natin sa gabi. So, ang mangyayari dito, guys, itong amigo natin dyan, kung gusto talaga malaman, itong dalawa na ito, nire-recommend ito sa off-grid or hybrid inverter, itong dalawang battery na ito. Magiging mapa lead acid battery man o lithium battery. So, ibig sabihin, itong lead acid battery ay medyo masilan ito. Bagamat may kamurahan lang siya ang presyo kumpara dito sa lithium ion battery na sobrang mahal. So, mamaya ipapakita natin yung paano nga performance nitong dalawa na to. Mamaya itatakin natin yan. Basta ngayon, papakita muna natin, meron tayong dalawang klaseng battery na lead acid battery at saka lithium. Itong lithium ion battery, nagamit natin sa cellphone. So, mapapansin natin yung cellphone battery. Ito yung lithium ion battery. So, mapapansin nyo talaga na mahaba ang buhay kapag lithium battery. Well, maabot ng 4 na oras ang paggamit natin ng minimum. Pupunta naman tayo dito sa pang-5. So, ito, guys. May tanong dito na pwede ba gamitin ang battery pang sasakyan?
Oo, at bakit? Itong car battery, yan mapapansin nyo itong sasakyan. So, papaliwanag natin. Guys, itong battery ng sasakyan, tinatawag na typical battery, ay ginagamit lang ito kapag kung gusto nyong mabilis ang pag-start ng makina. So, mapapansin mo, kung titingnan natin ng battery ng sasakyan, ito yan. Ang pwets or lead at ina-apply lang ito sa mga high current tulad ng pag-start ng makina. So, at mabilis ang charge and discharge. At ito ay tinatawag na swallow cycle battery. So, ganyan mapapansin mo yung dito sa yung battery ng sasakyan. Ito ay not recommended sa pag-setup ng solar, lalo-lalo na sa off-grid installation. So, ang malinaw lang dito talaga, ang typical na battery ay pangsasakyan na talaga. Mga sa suitable siya sa for car. Start mo, pag-ignite mo na mag-i-spark at mabilis siyang kumarga. Yung tinatawag na high current. So, kapag in-start mo na siya at nag-i-spark yan ang alternator, doon makikita kagad na mag-i-start na ang makina. So, ibig sabihin, kapag nag-start na siya, mas mabilis siyang magkarga at mabilis din naman siyang magdiskarga. So, yun yung sinasabi nila na hindi talaga po pwede sa solar kasi ang solar kasi gradual ang init ng araw. Kapag ginamitan mo ng hindi siya ganong kabilis ang mag-charge kasi ang alam natin ang araw sisikat at mag-uumpisa siya ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3. So, ibig sabihin, within 5 hours ay dahan-dahan yung bibigay ng current yung araw. Tapos yung solar natin ay dahan-dahan din magkakarga doon sa battery. So, ibig sabihin, iba yung sa car battery, iba rin din yung pang solar niya batteries. Yan, medyo maliwanag din. Tapos ito, titingnan natin yung pang-anim. Battery capacity, si rating o battery. So, papakita natin yung mga data niyan at saka yung ampere hour. Kung may, kasi mayroon tayong 100 ampere hour, mayroon tayong 200 ampere hour, mayroon tayong milli ampere hour, mayroon tayong watt hour. So, itatakil natin bandang huli yan kasi para malaman din natin kung ano ba talaga yung mga kapasidad ng mga ganitong klaseng battery sa lead acid at saka yung lithium ion acid. So, pupunta natin yung pang-pito. Merong tinatawag na ano nga ang pwedeng battery na gamitin sa solar setup. Yan, medyo natakil natin nung una at ipagpatuloy natin dito. Guys, meron tayong dalawang deep cycle na gagamitin pang solar. So, itong dalawa talagang battery na to, ay recommendable ito na gagamitin sa off-grid or sa hybrid natin na inverter na gagamitin. So, ang ibig sabihin ng FLA, flooded lead acid, kailangan ang maintenance dito at disposable ang distilled water ng lead. So, ibig sabihin, kailangan mo i-maintain na ito para hindi siya masira agad. So, 3 to 6 months, kailangan magpalit ka na ng distilled water. Yung tinatawag dito na electrolyte water. Kapag naisalin mo na yung distilled water, ay nakakaroon na rin na siya ng chemicals. So, ibig sabihin, kailangan natin i-maintain na para hindi masira o ma-drain yung baterya. Yung lead acid na ito, yung flooded lead acid na ito ay typical na baterya na may bukasan dito. So, mapapansin nyo may bukasan sa taas.
o sa ibabaw, lagayan na electrolyte water. So, at sulfuric acid, pareho lang sa SLA or BRLA. So, parehas lang sila na mayroon silang electrolyte water. Ang pagkakaiba nga lang nila is itong kapag na tumagilid, natatapon yung water niya o yung electrolyte water niya. Natatapon dahil mayroon siyang lalagyan o bukasan sa ibabaw. Kaya pag tumagilid, natatapon. So, medyo masilan siya. Na, not like sa SLA or sa BRLA, ito naman maintenance spray. So, ibig sabihin, SLA is said lead acid and BRLA is bulb regulated lead acid at parehong maintenance spray. So, ibig sabihin, less maintenance dito. Ang pinakabantayan mo na lang dito ay yung wag nang ano, wag na babagsakan o ano man. Katulad dito sa ano na to, sa FLA, dahil kailangan siyang ventilated. So itatakin natin mamaya yan kung paano nang magiging consequence dito pagdating dito sa FLA. Titingnan natin sa baba at meron siyang negative terminal, meron separator, positive terminal, battery, electrolyte, consisting of water and sulfuric acid. Yan. Makikita mo yung ito yung pinaka-separator ng battery. Tapos ito naman yung electrolyte yan. Makikita mo yung electrolyte yan. Yung pinaka-tubig niya. Yan. Makikita mo yan. Tapos yung siyempre positive, negative lang yan. Dito naman tayo sa pang-8. Mga amigo, meron tayong dalawang types na bulb regulated lead acid. So, meron tayong AGM, meron tayong gel type. Ibig sabihin ng AGM is absorbed glass mat. At ito naman yung gel type. So, mapapansin, pinakasample lang natin ito para maintindihan at makikita din nyo kung ano nga bang itsura o image ng ating mga battery na pwede natin gamitin sa pag-install ng solar. Ngayon, itong cladded type, lead, acid, pareho silang may electrolyte, kailangan lang talaga i-maintain regularly. Tulad ng sinabi ko kanina, ang electrolyte water nito, bumababa ang water level niya. At mataas ang tolerance, ng charging at naglalabas ito ng hydrogen. At kailangan ventilated ang pagpupwestuhan para makaiwas sa pagsabog o anumang sunog. So, kanina natakil ko na to at dadagdagan ko lang dito na ito guys, kapag flooded lead acid ang gagamitin natin sa off-grid installation, kailangan nating nakasiparit na area o kaya ventilated o kaya mayroon siyang isang kwarto na may ventilation para yung hydrogen gas or fume niya lalabas siya. Hindi siya maiipon sa loob kasi mayroon siyang tendency na kapag naipon yung gas niya o yung fumes niya doon sa loob ng pinagpupustuhan niya ay maaari siyang maka gawa ng sunog o sumabog. So, ito yung pinaka-sensitive. So, ngayon, kailangan natin siyang ilagay sa tamang lugar na may ventilation para tayo ay safe. Tapos, dito naman sa pangalawa, AGM at saka gel type, pareho lang at may kamahalan nga lang talaga. Kumpara dito sa flooded, di hamak na mas mura to. Kahit anong gagawin mo dito, ito mas mura kumpara dito sa ano, sa dalawa na to kasi ito medyo may kamahalan to ng ano, mabigat sa bulsa, pero mayroon siyang advantage at saka disadvantage. Unang-una, ang magiging advantage nito kahit itagilid mo yan, walang matatapon dito.
Dito naman sa flooded, kapag pinangilid mo, si Chuck ay matatapon dahil meron siyang bukasan at lagayan ng electrolyte water sa taas. Kaya once na tumagilid, Chuck natapon. Dito sa dalawa naman na to, wala siyang matatapon. Yung advantage at saka disadvantage naman sa dalawa. So ngayon, dadako tayo sa pang siyang. Dito tayo sa ano, itatake natin yung electrolyte level between the three units. So, mapapansin nyo yung si Palito ng Bladid, yan, yan, si Palito ng Bladid Alid Acid, saka si Palito ng EGM, Absorbid Gasmat, at si Palito ng Microporous, si Palito, o BLGL, yan, mapapansin mo. So, guys, itong positive sign, ibig sabihin dito sa positive sign plate, ito yung oxygen, o CO2, tapos itong nasa gitna, ito yung si Palito, tapos itong sa negative plate, o negative sign, ito naman yung hydrogen. So, meron sa oxygen, meron sa hydrogen. So, ibig sabihin, itong liquid electrolyte, ito makakikita mo yan, yung tubig na yan. Nasa label lang siya ng si Palito. Diba? Mapapansin nyo. So, tapos dito naman sa EGM, o tinatawag na absorbed glass mat, pantay lang yung ano niya. Pantay lang yung electrolyte niya sa EGM na yan. Diba? Ito yung glass, tinatawag na glass mat dito. So, parang fiber siya. Diba? Tapos dito naman sa gelled electrolyte, sabihin mo, walang matatapon dito. Mayroon siyang component na nilalagay dito na may microporosity pa dito. So, ibig sabihin, pantay na siya ang yung gelled water niya. Yan, mapapansin mo. Yan. Mayroon siyang oxygen dito naman. No? Yung oxygen niya, nandito sa in-between. Di katulad dito sa AGM, yung oxygen niya. Nasa ano, pangitan dito sa plasma niya. So, tapos dito tayo sa pang-sampo na tayo. Dito, meron tayong lithium ion at saka PO4. So, ibig sabihin, meron tayong ready-made. Papansin nyo. At dito naman tayo sa live PO4, ito yung handmade. So, pwede tayong gumawa. Pwede tayong mag-assemble ng into, 12 volt. 12 volt din to. Pwede mo assemble, pwede sa'yo na ang, kayo na magdadagdag dito ng, pinaka-sales ng, battery. Diba? Tapos, na DOD or COC. So, ibig sabihin, ang DOD is date of discharge at ang COC naman is state of charge. Diba? State of charge, COC tawag din. So, mapapansin nyo guys, meron ditong 30% na DOD, siyempre meron din tayong 70% na SOC. So, ibig sabihin, kapag mataas ang depth of charge, mababa yung SOC. Tulad nito, meron tayong 100% na SOC, ibig sabihin, yung depth of charge natin is 0%. So, pagdating naman dito sa pangalawa, meron tayong COC na 20%. So, meron tayong depth of charge na 80%. Ganun lang siya. Kung mataas ang SOC, mas mababa yung depth of charge. Ganon din to sa pangatlo naman, meron tayong 65% na SOC. So, 35% yung ating DOD. Ganon siya. Laging 100% na kapag inutal mo. Ganon din dito, 0% na SOC, 100% na depth of charge. So, ngayon, maliwanag na yan, guys. At medyo na tatak na paano natin ang maayos yan. So, pangatlo, panghuli, meron tayong cause of bleach. Yung panghuli natin dito, ito yung tinatawag na dito natin malalaman kung magkano ba nasisave natin. Kung bibili tayo ng battery na normal or sa lithium battery, ion battery. So, ngayon, mapapansin mo dito sa cause of saving, meron ditong lead acid, meron na yung lithium ion. So, yung pansinin niyo guys, itong lifespan ng Indili cycle, meron siyang 300. So, kapag typical na battery, 300 lang siya. Ngayon, kapag gumamit ka ng lithium battery, 5,000. So, napakalaki ang diferensya. Tapos, dito naman sa ampere hours, makikita mo na 110 lang siya. Pagdating dito naman sa lithium battery is 100. So, konting, hindi ganun kalaki ang diferensya.
So ngayon dito tayo ngayon sa magiging expenses, magiging cost natin. Yung itong cost nito ang typical o flooded na battery ay mas mababa ang presyo kumpara mo dito sa lithium battery. So let's say ang bili natin sa battery is 3,000 bawat isang battery. Kapag bumili naman tayo dito sa lithium battery, sobrang mahal naman. So, meron tayong advantage saka disadvantage. So, dito pala makikita agad natin kung ano yung bintaha, di ba? So, pag tinignan naman natin dito sa within 10 years, na kung ilan ba kailangan natin within 10 years na battery, sa loob ng 10 years, ilan kailangan nating battery, ay mapapansin nyo guys, ha? Makikita mo. Sa loob ng 10 taon, 11 batteries ang makonsumo natin. Kumpara dito sa lithium battery, so ibig sabihin, isa lang. So, mantakin nyo, sa loob ng 10 taon is ang daming makukonsumo natin battery dito sa normal, sa flooded lead acid. Samantalang dito sa lithium, isa lang. So, napakalaki ang ano, magiging diferensya natin. So, ngayon, pupunta tayo nga sa expenses sa loob ng 10 taon. Dito natin makikita kung talagang magkano ba talagang magiging savings natin dito. So, guys, mga amigo, tingnan natin yung gastos natin sa loob ng 10 taon. 30,000 piso sa 10 taon. Kapag ginamit mo itong lead na acid na to, itong flooded lead acid, kapag gumamit ka ng ano, lithium ion ba acid, medyo may kamahalan siya kapag binili natin. Pero ang magagastos lang natin sa loob ng isang taon 12,000 na kasi isang battery lang ang magagamit natin sa 10 taon kumpara dito sa battery na ginagamit natin 11 batteries ang makukonsume natin. Kaya ang pumapatak sa 30,000 pesos ang magagastosin natin sa loob ng taon. Tapos sa lithium battery naman, ay ito lang yung magiging gastos natin, 12,000. So, makikita talaga yung disadvantage sa kada advantage dito. So, ngayon, makikita natin ngayon yung savings natin. Ito na. So, sa loob ng 10 taon, kahit 5 duling, wala kang masisave dito sa flooded lead acid. Tapos, itong samantalang itong lithium ion battery, 18,000 ang masisave mo. Mantakin mo yan. Kalaki. So, dito pa lang sa ano, magkakaroon ka ng idea kung ano talaga ang pwede mong bilhin battery. Alin man dito sa dalawa. Kailan dito pa lang magkaroon ka ng idea na dito ka bibili ngayon. Kasi, kung long term ang pag-uusapan, dito ka sa lithium battery. Kasi malaki ang masisave mo dito. Kapag yung short term ka lang, pwede kang gumamit ng flooded lead acid. Pag short term, pwede kang gumamit ng lead acid. Dahil short term, maiksiyan lang ang gusto mo. Kaya pwede mo gamitin. Pero kung long term man, wala kang masisave dito. So, ganun ang kalaking diferensya niyan. So, ngayon guys, mag-isip-isip kayo kung talagang anong po pwede niyong gawin dito, kung ano yung gusto niyong bilhin. Dahil dito pa lang sa pinapakita natin ay napakalaking diferensya talaga. So, ngayon, meron ding huling disadvantage sa ka-advantage. Ang flooded is safety siyang gamitin. At yung dip of safety siyang gamitin, samantalang itong lithium ion battery naman, bago maging safe siya, kailangan mong gumamit ng isang aparato para mapantayan mo naman yung pagiging safe ng flooded lead acid. So, kailangan mo ng BMS. So, ibig sabihin, Building Management System, para safe yung ion battery ang ginagamit mo.
Diba? Para mapantayan mo lang yung pagiging safe ng isa. So dito naman sa ano, meron tayong disadvantage at saka advantage din. Pagdating sa depth of discharging, 50% pa lang nagkakaroon na dito ng ano, signal ng cladding. Kapag umabot na ng 50%, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng signaling para hindi ka dapat lumagpas dyan. Kasi either na madidrain o masisira yung ating flooded lead acid battery. Samantalang, ang magiging depth of discharge, pinakamalalim na pag ano dito para ma-discharge, up to 80 to 95%. Mantakin nyo guys, malaki rin diferensya dito sa pagdating ng ano, kahabaan ng buhay, yung tawag nitong lifespan din. Yan, makikita mo malaki siya. So pwede siyang up to 95% gumagana pa yung load mo niyan. Samantalang dito 50% pa lang, medyo manghihingalo na yung ating load pagdating dito sa 50%. So kailangan mo na talagang kargahan ulit para hindi siya umabot ng ano, hindi siya abuti ng masira o madrain yung battery. So dito naman ulit meron tayong advantage disadvantage, yung magaan lang siya itong flooded. Ito namang samantalang itong light yung battery is sobrang mahal naman, sobrang bigat. Dahil mabigat siya. So meron ito naman, meron siyang electrolyte with electrolyte chemicals. Ito naman wala siyang chemical. So ibig sabihin may advantage at mayroong disadvantage, di ba? So ngayon dito muna tatapusin ko muna dito at itatake din natin yung ibang mga data nito kasi hindi pa tayo umabot. Mas maraming pag-aaralan natin yung battery. So maraming salamat muli at huwag niyong kaligtaang mag-subscribe at i-hit ninyo ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload natin. Maraming salamat muli. Goodbye.